Today, I'm gonna show you how I make our Flower Girls baskets. Ito naman yung mga materials na kailangan. Syempre, kailangan mo ng basket. 1 inch satin ribbon. So, dalawang kulay ang gagamitin ko. Depende sa motif nyo kung ilan yung kulay. Lugan, lighter, and scissors. Una kong ginawa, isinukat ko muna yung haba ng handle gamit yung pulang ribbon. And then, sa yellow ribbon naman is yung paikot. Bago ko siya ginupit at hinati sa dalawa. Yung red na ribbon, yun yung gagamitin para sa handle. So, lalagyan natin siya ng glue at iikot siya pa-spiral. Ito yung pang-cover natin sa handle. Lalagyan mo lang ulit siya sa gitna ng glue para mag-hold talaga siya at para hindi madaling matanggal. Hanggang sa ma-cover mo lahat ng handle bago mo gupitin at ididikit ulit. Next naman ay yung yellow or yung gold na ribbon. Dito naman paikot. Lalagyan lang ulit ng glue tapos ididikit ganun din sa kabila. So, magiging ganyan yung itsura niya. Next step naman ay gagawa na tayo ng big ribbons dito sa gilid. Inuna ko muna yung gold ribbons sa may upper part. Medyo ayusin mo lang siya para pantay yung ribbon, tsaka yung haba. Next naman ay itong red, sa bandang lower part siya ng gold ribbon. Kaya ang ginawa ko is nilusot ko lang siya sa may butas ng basket para hindi siya ma-move at hindi siya matabunan ng gold ribbon. Konting ayos ulit para maging pantay sila bago gupitan yung dulo. Same process lang din sa kabila kaya di ko na pinakita. Nilagyan ko pala ng glue sa mga ilalim para ma-secure talaga yung dikit niya at para pantay siya kahit igalaw, hindi siya magbabago ng position. Final step naman ay paggawa ng flowers or roses na i-decorate din natin dito sa basket. Sa paggawa ng petals, card length lang siya, i-roll mo doon para pantay na siya at isang gupit lang. Then ifo-fold mo lang yung bandang dulo tapos sisindihan ng lighter para mag-lock siya. So repeat mo lang yung process hanggang sa matapos mo lahat ng petals. Same process lang din sa red na ribbon kaya di ko na pinakita. Kapag nakompleto mo na yung number of petals, saka mo na sila pagdudugtungin gamit ang glue. Kapag nadugtong na lahat, saka mo naman siya lagyan ng glue sa bandang bottom at i-roll siya para mabuo at maging rose. Same process lang din sa gold na rose. Pag nabuo mo na yung dalawang roses, ay pwede mo na siyang idikit doon sa basket. Dinamihan ko pala paglagay ng glue para mas makapit talaga siya. Hindi siya madaling matanggal. So ito na yung finished product. Medyo matrabaho lang siya pero laki ng matitipid mo at makukuha mo talaga yung gusto mong design. If you want DIY tips for your wedding essentials, follow for more!